Yung mga narinig galing sa Davao, sana naman hindi ganun naman talaga ang sinasabi, kaya hindi maganda at maunang-una labag yan sa usapan na yung nagkakaisa yung bansang Pilipinas, yung vice-presidente, di ka Davao, anak mo yan, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka din sa aking malo President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, mag-isip muna kayo at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Di ba? Si Mr. Former President, sabi na sa drug list, na-check natin, never, si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya, hindi ko lang kung nag-i-story ka na naman, tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang, dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangang iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo na kakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Uulitin ko, tigilan mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo. At igalang na lang natin ang aking presidente ng trabaho na maigi, masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Maraming salamat. Unang-una, baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. At yan, hindi lang yung amendment ng economic provisions. Ipagbabago yung buong sistema ng government. Mukhang hindi niya na nakayanan. Eh ngayon na lang may nakukunsad na magandang move for charter amendments, eh, baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyari na ngayon, kaya baka sinisiraan niya. Pero at the very least, yun ang sinasabi ko, baka binubudol-budol din tayo noon. Diba? Kasi sinabi niya, yan ang basihan kung bakit siya naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Sinabi din niya rin, di ba? Di ba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Nagbigyan daw siya ng 3 ban. Eh, 6 na taon eh. Ang daming-daming drugs pa rin. At yung nangyari niya, ang dami nang pinatay. Kaya, mag-isip-isip na lang muna siya. They say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? At sa pamilyang Duterte, siguro konting galang naman sa ating mahalang presidente at saka ang pamilya niya. Yung pananaw naman ninyo, ginala naman kayo, di ba? Masyado maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin yan. Yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Thank you.